Punta na yung sira ito. Ito yun. Pumipihit. Okay. Ano? Kita nyo ba yun? Saba. Dinig nyo? Kuha baba. Ito isa eh. Wala. Yung dalawa wala din. Itong isa lang yung malala eh. Yan. So ito na. Ito na yung R1 ko. Putik. Dami nag-aabang na ito eh. Medyo naglatag na ako ng konting wires, no? Sinisimulan ko na mag-harness eh. Natutuloy ko lang. Alam ko medyo marami na rin nag-aabang dito kasi medyo sumikat tong motor na to eh. Sobrang mura na ito sa market eh. Ayun, pag natapos naman to, iyaano ko rin yung mga nagastos. Problema ko po dito. Ayan, tumapon yung gasolina, naiwanan ko bukas yung carb. Hindi ko pala nasara yung drain. Tsaka may sira pala yung isa. Isang drain plug sira. Nilagyan ko na lang ng busa lang po. Di bale, kakailanganin ko pa rin naman kalasin po. Bali, bibiyakin na naman yung makina kasi po tsaka kumatok. Kala ko lalagitik lang, kumatok. So yun, bago ko tapagin yung makina, kompleto na ako ng gamit eh. Sigunyal, meron na akong sigunyal. Galing kay Noriel, syempre. Thank you. Galing kay Norel yun, galing Australia. Ayun, mukhang goodies naman eh. Kamatch nung kinuha kong ano, block tsaka pistons. Titryin ko ngayon electrical. Bale, ito, nagsimula na ako. Nakapaglagay na ako ng fuse box. Pero syempre, yung ano pa, yung CDI, yung mga flasher relay, starter relay. Ano ba? Ito, itong switch. Ito ginamit ko switch kasi hindi kakasya yung original dito. Ito yung ginamit ko. Na throttle. Tapos lalagay ako ng hazard tsaka ng auxiliary na yun, isip ko kung anong lalagay dyan. Sa ilaw siguro. Sa mini driving light. Lalagay siguro ako. Game na. Tiyanggal ko na yung gauge. Para makuha na ng mga ano, pin configuration. Tapos ito, kukunan ko pa ng pin config ko para ma-i-adapt yung harness na ilalagay ko, putik. Hanip. So, ito, dito na tayo sa loob, putik. Bababa ko na yung makina para mapalitan ng sigunyal. Ito, galing to kay Boss Noriel. Thank you kay ano, Noriel Valdez ng Orlando 86 Cycles. Thank you po, tiyan. Sariwa daw to eh. Kaya, po tiyan, lakas kumatok nung ano. Kala ko, lagitig lang eh. Katok eh po, taragis yan. Ayan, bababa ko ulit. Yan, baba na ulit. Taragis. Bubuksan ko pa lang yung sigunyal na galing kay Boss Noriel. Ngayon, goodies nga talaga. Pero sabi niya, goodies eh. Ayan, mapalitan na tong hanep na to. Ayan. Unwrapping ah. Wala, hindi naman nakabox eh. Balot ah. Shout out kay Balong. Shout out balot ito, thank you. Safe na safe. Ah, puta, maganda nga, oh. Pani. Tara, sa tropa natin, si Noriel. Ika, goodies talaga. Sobrang goodies. Thank you. Kaya, titingnan natin kasi itong usahan kumakalog yun. Napanood nyo yung hindi, yung pangalawang video pa yun. Makakalog. Goodies oh.
Maganda. Thank you, thank you. Ano naman? Ayan, Conrad. Ito, may goodies din. Okay, kasi maganda to. Ibig sabihin, maganda rin to. Wala nga naman ito. Maganda. Tapos yung Conrad. Ito, malinis ah. Bearing siguro, papalit ko na lang yung sa akin. Pero mukhang okay pa naman ito. Kaya lang, ayoko na nito kasi bago yung sa akin. So, yung base dito yung makalog. Yung ganyan eh. Ito, ito, tsaka ito. Matagalo ba, sasaksakan muna ito. Pakita natin yun. Pakita natin ito. Sa akin. Lakas eh, no? Ngayon, tumutunog eh. Ayan, ganun yung tunog pagka maandar eh. Tsaka ano, susunog na eh. Ito sayang itong sigunyal natin. Yun lang yung nagproblema eh. Video ulit na hirap ang langis eh. Ayun. Hanip. Lambot. Goodies ah. At saka goodies yung ano. Mga Conrad. At saka si Gunyal. Goodies. Pwede na i-balik sa kaha putik. Hanip. Ito na, setting ulit ng ano, ng timing. Ito, papakita ko lang yung setting ng timing. Kasi baka may mga nagtatanong na ito. Ito yung timing mark. Tatapat yan dito sa hati ng crankcase. So, kahit naman sa internet, makita nyo yan. Kaso yung sa ibabaw ang hindi, no? May nakapagsabi sa akin noon na usually daw ang number one o para sa firing order number 1 kung saan nandun yung chain dun magsisimula yung 1. So sa case kasi ng mga napag-aralan ko, ang unang-unang magbubukas yung exhaust, no, naka-top dead, so unang magbubukas yung exhaust yung number 1. So sa case nito, eto naka-time to, kaya ako nalaman na eto yun, na tama yun base sa cam. Eto rin merong timing marks yan. Tapos yun dyan, tapos dito naman sa kabila, nandito naman. Yun. Tapos, yung exhaust cam, ayun. Supposedly, ito yung one. Ito yung intake, ito yung exhaust. Siya yung unang bubukas, diba? Hindi naman ito eh. Layo niya pa eh. Ito yung log, malayo pa. So, ito yung 1. Cylinder number 1. Tapos ano yung susunod? Tapos yan, ito 2. Tapos, ito na. 4, plus 3. Ganun yung order niya, firing order. Hindi firing order, depende sa ano, sa kuryente. Firing order depende sa ano, sa combustion. Kasi yun yung unang bubukas eh. Bubukas sa ito. Tapos susunod to. Ayan, magkasunod. Tapos ito na. Tapos ito. So, 1, 2, 4, 3. Yan, sana nakatulong yung mga pinagsasabi kong kayo. Okay. So, ito. Matapos yung sa makina, yung ano naman, electrical. Balik ako sa electrical. Bali, batak to ng mga bagong wires sa rectifier, palit. Ito, rectifier na ipapalit. Ito ko po pwesto. Fuse box, andyan na. Socket para starter relay. Bubuhayin lahat, bali dito. Pati yung side stand switch, yung oil, oil temperature, oil pressure,
baba. Temperature ng cooling system, yung water line, tapos yung speed. Speed na pick up ko na. Gauge na trace ko na rin. Ito naman susunod ko. Yung sa mga sandal switch. Ayan, matapos agad. Putik. Patapos naman na. Tapos na rin. Mamaya pwede ko na paanda rin. Videoan ko lang yung ano, yung ginagawa kong harness. Para meron akong proof ano, na hindi ko binili yung harness at nilagay dito. Ayan, nakakuha ko ng balita na gano'n. Bumibili lang daw ako sa kanila ng harness. Tapos kinaklaim ko na ako gumawa ang putik. Ayan yung setup ko ano. Bale, andito yung brake switch. Ayan. Brake. Papunta yan doon sa ano, foot brake. Pump. Ayan, nakakabit na. Speed, hindi pa. Ano ba yung speed doon? Nakatanggal pa yun. Wala pa yung sakit eh. Ito, speed. Ayan, tatlong wire. Ito yung backbone ulit. Kasi ginawa ko dalawang backbone. Yung isa papunta dun sa harap kasi isa papunta sa likod. Bali ganito, baka makatulong sa mga nagdi-DIY ito. Ayan, dinivide ko yung ano. Dinivide ko yung sa tatlo. Kasi tatlo yung susuplayan eh. Ito puro negative tong yung mga may number dyan. Negative yun. Kung ilang negative yung idudraw. Baka kailanganin. Bali yung isa, nakalimutan ko pa pala dito. Yung speed. Magiging tatlo ito. Hindi ko na ano kanina. So ayan, yung mga kailangan ng negative yung gauge, yung headlight, yung dalawang turn horn, fan, syempre yung spare, naglagay ako ng spare 18 lang naman. Clutch medyo mataas kasi siya yung kukuha ng start sa gitna. So ganyan no. Ito yung nasa unahan na mga kailangan ng negative. Tapos sa bandang gitna, ito yun. Yung speed, pump, tsaka yung side stand. Yung side stand, yung pump nandito. Tsaka yung speed, kakailangan ng negative nun. Tapos tatlo ulit sa likod. Yung tail, tsaka yung... Ay po, take yung CDI pa pala. Nakalimutan yung CDI dito. So dito, banda sa gitna nga. Ito, may apat to CDI. May apat pala. Oh, yun, nakalimutan ko pa. Wala supply yung CDI ko po siya. So, lalagyan ko pa to. Ito, kulang pa to. Bali, pwede ko siyang kunan dito kasi yung... Saan na ba yun? Ito, ano naman na to? Naka-distribute na to eh. Naka-distribute siya doon. Bali, ginawa ko. Dalawang backbone. Dalawang negative na backbone. Ibig sabihin, dalawang wire. Dalawang wire. Yung isang wire, nag-branch siya ng apat. Para dito. Yung apat na 16. 1, 2, 3, 4. So, apat na 16. Tapos apat ulit. Na 18 naman. Ganun siya nag-branch dito. Bale, ito, dudugtungan ko naman to, lalagyan ko ng para sa CDI. Nakalimutan ko sa CDI. Ayan, patapos na rin naman eh. Ano na lang, ito, tail na to. Ito, mga papunta ng gauge, tsaka ng ano, switch. Ito, hindi ko pa natitrace eh. Ayan, pwede ko nang balutin to kasi tapos na to eh. Ayan, may proof ah. Video lang ako ha. Wait lang ha. Yan. Para sabay-sabay natin marinig yung hanip. Mas maganda yata ako yan. Para kita niya yung ano, makina. May kalat. Oh, hose. Tinandar ko naman. Kaso yung pump tuloy-tuloy. Hindi humihinto. Yung pump ang putik. Ako na
Wala pa yung switch, hindi ko pa na sinaso. Punta pa lang dito. Punta pa. Huwag niyo gagayain itong ganito. Ayan na! Bibitinin ko ulit muna yung ano, yung video kasi medyo marami pa akong gagawin. Ambay muna itong R1 ko. Ito pa, kasi kasunod pa itong gauge tsaka yung switch. At least ayun, okay na, maandar na. Magpo-flashing pa ako ng cooling system, yung waterline tsaka yung radiator. Tingnan natin yung goodies kung walang blow by. Putik. Yun pa, isa, blow by. Pag yan, nag-blow by, baba na naman. Tainin. Wala lang blow by.